Good day sa inyo lahat mga tol. At ngayong araw na to, ating balikan ang isa sa mga nangunguna na underbone category ng Suzuki, ang 150cc na kanilang motor. So ito mga tol ay 2003 pinakaunang inilabas at talaga namang pumatok sa mga tao dahil sa kanyang ganda, bilis at porma. So tara mga tol, samahan niyo ako at silipin natin itong motor na to. Let's go! So ito mga tol, nasa aking tabi ang Underbone King ng Suzuki, ang Raider 150. Ito ay 2023 na model mga tol, pero carb type. So dalawang variants po ang meron sa Raider ngayon. Yung isa, yung fuel injected, at ito naman nasa tabi ko, yung carb type. So tara, silipin natin ang motor na to. So ito mga tol, nasa harapan ninyo ang Raider 150 ng Suzuki. So ito ay talaga namang nag-evolve sa mga iba't ibang generation simula ng inilabas itong si Suzuki Raider na itinatawag nga nilang ang complete machine o perfect machine ng Suzuki. Sa mga hindi nakakalam, ito po yung pinakaunang underbone na may tubeless ang kanyang gulong. Siyempre, kung hindi siya yung pinakauna, isa to sa mga inilabas na merong liquid cooling system. Kung sa speed naman mga tol ang ating pag-uusapan, talaga namang hindi kayo ipapahiya na itong motor na to. So yan, sisimulan natin sa kanyang makina. Siyempre meron niyang 4-stroke, 4 valves, dual overhead cam, single cylinder, at ito ay carb type ang kanyang fuel system mga tol, no? Hindi siya yung fuel injected na other variants ng Raider. At ito ay merong 147.3 cubic centimeters at kaya mag-produce na 11.5 kilowatts at 11,500 RPM at kayang sumipa ng 12.4 newton meters of torque at 11,500 RPM. Ito ay merong compression ratio na 10.2:1. Para man tayo sa kanyang fuel tank mga tol, no? So yan ang kanyang under seat. At dito makikita nyo yung kanyang fuel tank at syempre yung kanyang battery. At ito ay merong fuel tank capacity na 4.2 liters. At ang claim na Suzuki sa kanyang fuel consumption ay naglalaro sa 38 to 40 kilometers per liter. Pero syempre depende pa rin yan sa throttle hobby ng rider na gagamit na itong motor na to. Ayun, puntahan natin yung kanyang harapan na talaga namang hanggang ngayon napakalakas ng dating. At po yan mga tol, ito ay gumagamit ng halogen bulb ang kanyang headlight. At yung kanyang signal light na integrated sa kanyang headlight ay gumagamit pa rin ng bulb type. So napakaganda ng design ng kanyang headlight, no? At dito naman meron siyang accent ng red at combination ng black glossy. At meron siyang emblem ng Suzuki dito mga tolo, initial ng Suzuki. So proceed naman tayo dito sa kanyang front fender. So yan, napakatibay at napakakapal ng quality na itong kanyang front fender. So yung puntahan natin yung kanyang suspension sa harapan. Siyempre gumagamit siya ng traditional telescopic fork. At meron siyang guard dito mga tol para iwas talsik ng bato at para hindi magasgasan yung ating telescopic. At sa kanyang braking system naman, syempre meron siyang dual piston caliper na parang wave disc yung design. At ito ay naka mag wheels. So dito tayo sa kanyang gulong, meron siyang brand na IRC. At ito mga tol ay tubeless. At ang kanyang sukat ay meron siyang 70 by 90 by 17 inch. So dito naman tayo sa kanyang taillight mga tol, no? Sa kanyang likuran, syempre meron niyang full assembly at integrated yung kanyang signal light. At ito ay gumagamit ng bulb type yung kanyang taillight at maging sa kanyang signal light. So napakaganda pa rin ng design na itong kanyang taillight, no? At punta naman natin yung kanyang likuran. Siyempre naka monoshock itong kanyang suspension sa likuran, no? At sa kanyang braking system dito sa likuran, siyempre meron siyang single piston caliper na may Nissan brand. At ito yung kanyang hydraulic disc na wave disc ang design.
At ito naman yung kanyang wheel, syempre naka-cast wheel, etong kanyang mags. At IRC ang brand ng gulong, tubeless. At meron siyang sukat na 80 by 90 by 17 inch. So yun mga tol, dito naman tayo sa kanyang instrument panel. Titignan natin yung kanyang instrument panel, no? So yan, napakaganda. At combination siya ng analog type at yung kanyang digital na instrument panel. So napakaganda at napakalinaw na itong kanyang digital mga tol, oh. Kitang-kita mo yung kanyang speedometer. At dito naman yung kanyang tachometer. At meron siyang fuel gauge. At dito naman sa taas mga tol, yung RPM, kapag na-reach mo yung kilometer per hour, so mag-iilaw to para mag-change ka ng gear. So yan, oh, yan ang purpose yata nun. At dito meron siyang modes. So meron siyang dalawang riding modes. Meron siyang low modes at saka high modes. At dito yung kanyang indicator ng signal light at neutral indicator at saka yung high beam indicator. Sa kanyang key system, syempre gumagamit pa rin ng traditional key etong motor na to. At ang kagandahan niyan, meron siyang shutter lock para dito, para mas safe ang inyong motor kapag nakapark, lalong-lalo na sa mga unwanted na lugar, no? So dito naman sa kanyang handlebar, syempre napaka-sporty at napaka-aggressive ng forma ng kanyang handlebar. So yan mga tol, at very reliable din yan, napakatibay, napaka-solid. So dito naman sa kanyang switches, meron siyang high beam and low beam, left and right turn signal, busina, at syempre yung kanyang choke kapag kayo ay nagpandar tuwing umaga, no? Papainit po yan mga tol. At dito naman sa kabila, syempre meron siyang ignition starter. So good thing lang dito kay Raider na carb type mga tol, dahil hanggang ngayon meron pa rin kickstarter na napakalaking bagay sa isang motor, na kapag nalobat ang inyong battery or pumalya ang inyong ignition starter, mapapaandar nyo pa rin gamit etong kanyang kickstarter. So yun, dito naman tayo sa kanyang side pairings mga tol, sa kanyang design at sa kanyang color combination. So meron niyang color red na glossy at meron siyang combination na black glossy. At syempre yung kanyang decals, merong combination ng color na silver metallic. At yan, meron nakalagay na dual overhead cam, 4-valve Suzuki Advanced Cooling System. So yan ay liquid cooled. So goods na goods po ito mga tol, lalong-lalo na sa long rides. At syempre, ang transmission na ito, naka 6-speed manual transmission. At dito naman sa likuran mga tol, yung kanyang decals, medyo minimal lang. At meron siyang combination ng red, silver metallic, at syempre nakalagay na hyper underbone. At sa kanyang engine naman, kung mapapansin nyo, para siyang may pagka-brown na gold metallic, no? So napakaganda ng kanyang engine. Punta naman tayo sa kanyang muffler. At yan mga tol, napaka-sporty at napaka-aggressive din ng kanyang muffler, no? So dito sa kanyang tip, meron siyang plastic. At dito meron siyang heat guard na stainless para iwas paso din sa ating OBR. At sa kanyang pillion step naman, yan, kung mapapansin nyo, napakalutong ng kanyang pillion step at meron siyang pointed na mga sharp edges dito. So para mas makapit ang paa or sapatos ng ating OBR. At dito naman sa kanyang foot peg ng rider, syempre ito ay gumagamit ng rubber para mas makapit kapag kayo ay nakaapak at lalo na kapag kayo ay nagbe-brakes. At punta naman natin yung kanyang overall dimension at unahin natin sa kanyang length. Sa kanyang haba, meron siyang sukat na 1,945 mm. At sa kanyang lapad naman, meron siyang 670 mm. At sa kanyang height, meron siyang 980 mm. So dito naman tayo sa kanyang wheelbase. Pagitan ng gulong sa harapan hanggang sa kanyang likuran, meron siyang sukat na 1,280 mm. Sa kanyang ground clearance, pagitan ng ilalim ng makina hanggang sa saeg, so meron siyang taas na 140 mm. So yung mga tol, sa kanyang seat height, ito ay merong taas lang na 764 mm. So medyo may kababaan lang itong motor na to. At talaga namang height friendly itong si Raider 150. At para sa mga average height Filipino rider, so swak na swak po sa inyo ang motor na to. At ayos na ayos. So ito ay may re-recommend ko sa inyo, lalong lalo na sa mga average height Filipino riders.
walang iba kundi ang Suzuki Raider 150 carb type or fuel injected. Yun sa kanyang kabuuan timbang naman mga tol, no? Ito ay meron lang 107 kilograms. So yan, medyo may kagaanan lang itong motor na to. At gaya nga ng sinabi ko, sa mga average height Filipino rider, so manageable at sisiw na sisiw sa inyo itong si Raider 150 na carb type or fuel injected. So ito, sa pinakahihintay ng lahat, walang iba kundi yung kanyang SRP at syempre yung installment plan. So kapag kayo ay nagbabalak bumili, so meron siyang kabuang presyo na 104,500 pesos. At kapag installment naman ang inyong na-plan dito sa motor na to, meron kayong down payment na 12,000 pesos. Kapag 1 year ang inyong inavail, meron kayong monthly amortization na 9,738 pesos. At kapag sa dalawang taon, meron kayong 5,792 pesos. Sa tatlong taon naman mga tol, meron kayong 4,539 pesos. At syempre with rebates yan, kapag maaga kayo nagbayad para dito kay Suzuki Raider 150 at mas less ang inyong monthly amortization. So yun no mga tol, no? Napaka mura na ng kanyang 36 months. So depende yan sa inyo mga tol kung magkano kung tataasan nyo ang inyong down payment para mas less ang inyong monthly amortization. So yun mga tol, sana nagustuhan ninyo ang ating feature sa video na to. Kung meron kayong nais na ipareview, comment lang kayo sa ibaba. At sa lahat ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag po ninyo kalimutang mag-subscribe at pindutin ninyo ang notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong videos na ating i-upload. So yun lang at magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat sa Biyahero Motor Sales Incorporated sa kanilang staff sa pag-assist sa atin dito. So yun lang, ride safe sa inyo. Peace out.